Kung ang araw ng Valentine's ay para sa mga puso, itong video na ito ay para sa mga broken. Broken things sa bahay o ang mga bagay na kailangan ng repair. Napapansin ko sa comment section ng channel na ito na isa sa pinakamadalas tanongin ay kung paano ayusin ang buhay, este, ang bahay. So kung may ipapaayos ka nga sa iyong bahay, sino ang kailangan mong tawagan o ano ang kailangan mong hanapin para maayos ito? Kapag may nasira sa bahay, sino nga ba ang kailangan mong hanapin para mag-ayos nito? Maraming klase ng trabahador na pwedeng gamitin para mag-repair or gumawa sa inyong bahay. Merong iba't ibang klase ng repair work sa isang bahay. Hindi lahat ng trabahador sa bahay ay pare-pareho ng ginagawa. Sila ay may iba't ibang specialty or expertise. Kapag nakakita kayo ng construction site, ang mga taong nagtatrabaho dito ay may kanya-kanyang work assignment. Ganun din sa house repairs or house renovations and improvements. Kung may kailangan kang iparepair o ipaayos sa iyong bahay, sino o anong klase ng trabahador ang kailangan mo? Let me talk about the necessary people you may need para maayos ang inyong pamumuhay sa inyong mga bahay. Unahin natin sa tubero. Ang tubero ay ang mga trabahador na involved sa pag-aayos ng plumbing system ng bahay. Ano nga ba ang plumbing system? Ang plumbing system ay ang daluyan ng malinis na tubig papasok ng bahay at ang daluyan ng maruming tubig palabas nito. Ito ay madalas gamitan ng mga tubo and plumbing fixtures. So basically kung may tubo, tubero ang kailangan mo na trabahador para gumawa nito. Parte ng plumbing system ng isang bahay ay ang kanyang sewage system o ang mga tubo na dinadaluyan ng tubig na madumi na may kasamang sama ng loob o waste. Ito ay nai-imbak sa inyong septic tank na kadalasan na sa ilalim ng lupa. Kaya dapat talaga lahat ng sama ng loob ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung ito ay puno na, ito ay pwedeng ipadrain o ipahigop sa mga malabanan. Sila ang inyong tatawagan para ipahigop ang mga naipong waste sa septic tank. Ang plumbing system ay ang isa sa pinakamahalagang parte ng isang bahay. Kapag hindi mahusay gumawa ang tubero, do expect na magkakaroon ng problema sa bahay. Kaya make sure to get professionals o yung mga taong mahusay, sanay o expert talaga sa trabahong ito. Kasi mas mabuting mabuhay nang walang inaalala. Pagdating naman sa mga electrical wires, lighting, power outlets at iba pang parte ng bahay na dinadaluyan ng kuryente, ang trabahador na assigned dito ay ang mga electrician. Basically, sila naman ang inyong kailangan sa mga bagay sa bahay na dinadaanan ng kuryente. Para sa kuryenteng dumadaloy sa inyo ng mahal mo, ibang electricity naman yon. Kumuha ng marunong na electrician kasi kung hindi magaling ang pagkakagawa nito, maaari mag-create ito ng spark. Hindi yung spark sa pag-ibig, ha? Spark ng kuryente na pwedeng maging dahilan ng sunog. At yun ang burning sensation na sure ako na ayaw mong maramdaman. That is why you have to make sure that your electrician is an expert in what he does para naman hindi maging prone sa sunog ang inyong bahay. Mas masarap magpainit sa bahay hindi dahil sa sunog, kundi dahil sa pagmamahalan. Ay. Kung ang kailangan mo namang iparepair sa iyong bahay ay related with concrete or anything with cement, ang trabahador na kailangan nyo ay tinatawag na mason. Ang mga mason sa construction ay ang in charge sa paglatag ng semento, pag-assemble ng hollow blocks, pagmasilya ng mga pader, sahig o kahit anong ginagamitan ng semento o material na konkreto. Ang nag-aayos naman specifically ng mga tiles ay ang mga tile setter. Pwede din silang maging mason. Ang paglalatag kasi ng tiles ay considered a specialized skill or finishing work na hindi pwedeng gawin ng basta-basta. So ang mason is basically a worker that specializes in cement or concrete materials. And a tile setter is specifically for the installation of tiles on top of the cement. Kapag ang kinakailangan mo namang iparepair o ipa-upgrade sa inyong bahay ay nakasalalay sa kahoy o anything na pwedeng lagariin, pakuin o pukpukin, carpenter or carpentero naman ang kailangan mo. Ito ang isa sa pinakamatagal na trabaho sa buong kasaysayan. Nakasaad pa nga ito sa Biblia. So anything that is related to wood or repairs that concerns woodworks, get a carpenter. For works that involve steel o bakal, steelman o welders naman ang kailangan ninyo.
At para sa ganitong klase ng trabaho, kailangan nyo ng kuryente. Kasi ang main tool or equipment used by steelmen or welders require electricity. And that is a welding machine. So kung walang kuryente sa site, hindi siya makakapagtrabaho. And lastly, for anything related to finishing works or mainly painting works, pintor naman ang inyong kailangan. Ang pintor o ang painting works kasi is considered as finishing works. This is usually done at the last part of the construction. So tulad ng tile setters, kailangang marunong na marunong talaga ang gumagawa nito. Lalo kung interior renovation ang inyong ipinapagawa o sadyang very particular kayo sa magiging itsura ng loob ng inyong bahay. So yan ang mga trabahador na kailangan nyo kung may kailangan kayong ipagawa, iparepair o ipaayos sa inyong mga bahay. Check nyo na lang din ang mga video sa channel ko to give you more information tungkol sa bahay and basically anything related to architectural tips, advice, lessons and know-how. This has been Architect Carlo. See you on my next videos and always remember that in life, if something gets broken, it can be fixed. Basta alam mo kung paano ito aayusin. Para naman masabi mo na may